Magandang buhay sa inyo mga bata. Ako ang inyong mystery reader sa araw na ito. At ang pamagat ng kwentong ating tatalakayin ay pinamagatang Apolakos. Isinulat ni Alice Malyari at iginuhit naman ni Leo Agtuka. Isang Lunes ng umaga, hindi mahanap-hanap ang batang si Dadoy. Sa halip, may isang batang sumulpot at nagpakilala. Isa po akong magikero! Sa isip-isip ng mama ni Dadoy na si Aling Amanda, baka namamalikmata lang ako. Sangkaterba ang mga gamit ng batang magikero. May patpat, bato, lata, bolang walang hangin, kapa at kung ano-ano pa. Mga pampalakas daw ito sa magic power niya. Isa lang ang pakay ng batang magikero. Sugpuin ng mga kalaban. Bitin ang baon ko! Angal ni JJ na umaalog-alog ang tatlong baba. Gusto ko ng inamin! Sigaw ni Yuki na parang bagong usbong na palay ang tusok-tusok na buhok. Magsisimula na ang inkwentro sa isang kumpas ng mahiwagang patpat at isang tumataginting na Gimogus Apolakos! Pagugulungin niya ang gahiganting bola patungo sa mga kalaban. Napahagik-gik siya dahil sa tagdan ng bandila ang bagsak ng dalawa. Pero kulang pa yun, magpupulupot siya ng matabang lubid sa mga ito at papaikutin sila ng parang turumpo. Sa hilo, magkakandara pa sila sa paghabol sa kanya. Sa wakas, hindi na nila ako malalapitan. Bulong niya. Maya-maya ay nagsalpukan ng mga tingin ng tatlo. Simbilis ng kidlat na sinunggaban ng dalawa ang kanyang baunan. Gusto man niyang sumigaw, tumiklop ang kanyang mga labi. Hindi nagagana ang magic power ko. Hiyaw niya sa sarili. Astig ang baon mo ah! Oh, bukas ulit ah! Tuya ni Yuki. Sabay pitik sa nanlalamig niyang tainga. Ni dulo ng kanyang hintuturo ay hindi niya maikilos. Nilulusaw na ng mga kalaban ang kanyang mahiwagang patpat at kapa. Tatlong araw nang nakalipas, hindi pa rin nakakabalik si Dadoy. Samantala, panay ang ensayo ng batang magikero sa harap ng salamin. Abracadabros! Apolakos! Kinumpas-kumpas niya ang kanyang mga kamay sa hangin. Biglang umentra si Aling Amanda. Teka, nasaan na naman ang baunan mo? Napangat-ngat ng kuko ang batang magikero. May naligaw na dalawang gutom na unggoy kahapon sa eskwelahan. Inagaw po nilang baunan ko. Kinabukasan, pumasok ang batang magikero na handa para sa panibagong labanan. Sa isang dakot ng mahiwagang pulbos at isang dumadagundong na Tindegus Apolakos! Mapapalitan ng atungal ang mga pagtawa nila. Hindi na sila makakapag kundi puro na lang. Hindi lang yun. Tutubo sa tiyan nila ang mga binhing isiningit niya sa baon niyang tinapay at magluluwa sila ng umuusbong na mga sanga. Napapalakpak siya sa tuwa. Hindi na nila ako makakayang tuksuhin at pagtawanan. Pero winasak ni Yuki ang eksenang yon. Hehehe, si payato to. Bati sa kanya ni Yuki. Umusok ang ilong ni Dadoy. Hoy! Kalansay! Anong baon mo ngayon? Oras na, sabi niya sa sarili. Ano
iyan? Tatawa-tawang bulalas ni JJ. Pulbos? Ipinaligo nito ang mahiwagang pulbos sa batang magikero. Ayos! Mukhang ispasol! Hindi niya mapigilang umiyak nang dumagsana ang mga batang naghahalakakan. Nang Biyernes ang umaga, halos mamao si Aling Amanda sa katatawag sa anak. Dadoy! Dadoy! Tanghali na! Pero bakit kaya walang sumasagot? Hindi pa rin ba nakakabalik si Dadoy? Oh, bakit hindi ka pa bumabangon? May sakit po ako. Sagot ni Dadoy habang namamaluktot sa kama. Hinipo ni Aling Amanda ang noo, leeg at pisngi ni Dadoy. Kabisado niya ang anak. Alam niyang nagdadahilan lang ito. Hindi ka pwedeng mag-absent. Malapit ang test ninyo. Bakit hindi ka gumamit ng magic power para gumaling ka na? Wala na po akong magic power. Mahinang sagot ni Dadoy. Mas magagaling ang mga kalaban ko. May kapangyarihan po silang mangagaw ng baon at manukso ng hindi napapagod. Tumahimik ang dalawa. Tama nga ang kutob ni Aling Amanda kung bakit may kakaiba kay Dadoy nitong mga nakaraang araw. Alam mo, Dadoy, hindi mo kailangan ng magic power. Kapag may kumakalaban sa'yo, malambing na sabi ni Aling Amanda habang hinahagod ang likod ng anak. May alam akong mabisang paraan para masolusyonan yan. Nang umagang iyon, inihatid ng kanyang mama si Dadoy sa eskwelahan. Kinausap ni Aling Amanda ang guro ni Dadoy tungkol sa mga batang gumugulo sa kanyang anak. Nangako ang guro na ipaaalam niya iyon sa kanilang guidance counselor. Nang oras ng recess, nilusog ni Dadoy ang silid-aralan ni na JJ at Yuki. Ito, pandagdag ninyo sa baon nyo. Kami ng mama ko ang naghanda niyan. Ngiti ni Dadoy. Sumabad ang guro ng dalawa. Ang bait naman pala ng kaibigan ninyo. JJ at Yuki, anong dapat ninyong sabihin? Namula ang mukha ni na JJ at Yuki sa hiya. Napatingin sa kanilang mga sapatos at napilitang magdueto. Salamat. Salamat ang sagot ng dalawa nang kumbidahin sila sa kaarawan ni Dadoy. Salamat din ang sagot nila nang nakatanggap sila ng tig-isang puting. Parang nagkaroon ng magic power ang salitang yun dahil unti-unti nang nanumbalik sa dati si Dadoy at naging magkakalaro pa ang tatlo. Ayon naman kay Aling Amanda, hindi na raw ulit nagpakita ang batang magikero. At dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang Apulakos! Gusto niyo bang malaman kung sino ang mystery reader sa araw na ito? Sabihin natin lahat, Apulakos! 1, 2, 3, Apulakos! Apulakos!